guys! It's me, Daniel, and welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa natin ng review yung ano to, Pen Shop Style Color Hair Wax. And before we start, gusto ko lang pasalamatan si Gabriel Manalad kasi siya yung nagbigay nito sa kapatid ko. And syempre, sa kapatid ko na Epal, huwag ko naubusin. Hindi, sa kanya kasi to. Tapos, syempre, pinayagan niya ako na gawan muna ng review bago niya gamitin. Itong product na to, medyo matagal na siyang nauso. Kaya lang ngayon lang kami nagkaroon ng ganito kasi medyo mahirap siyang bilhin kasi laging siyang out of stock. And, yan, ito yung Pen Shop Style Color Hair Wax in shade or color gray. Yan. By the way, kung naiingayan kayo o kung may maririnig man kayong kakaiba sa audio, it's because umuulan, o should I say, bumabagyo sa labas. And, eto, vlog pa rin ako. Yan. Yung packaging niya, okay naman. Ang cute nga eh, kasi para siyang lens nung camera, o diba? Sinabi ko yun sa kapatid ko eh, na para siyang lens. Kasi, kapag tinignan niyo yung gilid, ayan o, kung nagpo-focus siya. Ayan, para siyang camera lens. Diba? Ang cute lang nung packaging. And, since gray siya, cute na siya para sa akin. Anything gray cute. Ay, hindi. Ayun. Tapos, meron itong ibang color available na kagaya nung crimson, blonde, green, white. Meron din purple to, di ba? Wala. Wala bang purple? Blue. Yun. Tapos, eto, gray. And then, available siya sa, siyempre, sa Pen Shop. Wala nga naman mabili mo sa bench, di ba? Pen Shop style nga eh. So, available siya sa mga malls. Available din siya online. Nag-check ako sa Lazada. Saka sa Shopee meron, pero sa Shopee, syempre reseller, may patong. So, this sells for 149 pesos. So, for its price, malalaman natin kung worth it ba siya sa price niyang 149. Bakit di pa nila win ng 50? Di ba? Ang pag binuksan. Mahulog yung takip. Girl! Pag binuksan mo siya, meron siyang takip. Ayan. Na parang plastic cup. Tapos, ayan ah. Ano ba ito? Ginamit mo na ba ito? Yung amoy niya, amoy siyang... pati takip inamoy. Amoy, ano? Conditioner or shampoo conditioner. Pareho lang yun ba? Basta amoy siyang conditioner or leave-on. Uy, nalagyan niya ito sa ilong. Yun, ano. Mabango naman. Okay naman siya. Sabi niya dito, out of 5, ang hold niya is 4. And out of 5, ang shine niya is 3. So, hindi siya makintab. So, ang pangit. Hindi ako marunong mag-review. Ano ba ito? Sabi dito, ano daw, rub a small amount between palms and apply to hair according to your style. Tapos use shampoo and conditioner to remove product from hair. Ayan. And sa mga napanood ko na, meron siyang parang kinle-claim na easy to wash daw. Ay, meron nga. Ayan, nasa packaging siya. Okay, ayan. Sabi, easy wash. So, malalaman din natin mamaya kung madali nga talaga siyang matanggal. Eh, gusto sa totoo lang, gusto ko nga maligo sa ulan eh. Para, alam nyo yun, parang kung nagganito ka, tapos lumabas ka, tapos umulan, malaman natin kung pag umulan ba, mawawala siya. Anyway, kung gusto nyong malaman kung ano magiging itsura nito sa buhok ko, then kung ano yung mga thoughts ko about this product, then please keep on watching. Game, let's start. Paano to nilalagay? Magsusuklay lang ako. By the way, I just got my haircut last day. So, kung sa huling video ko, eh, mahaba pa ang buhok ko. Ayan, nagpagupit na ako. Para hindi na siya mukhang tutsang na mukhang naprito. Ang dami nalagyan niyo na ako. Thank you.
Yan. Mukha siyang blue kapag sa camera. Ako, ako lang ba? Pero mukha siyang blue. But, syempre, meron tayong mga artificial light. So, hindi natin masabi. Pero, ayan. Yung paglalagay, depende yan sa preference nyo. Kung gaano kadami, kung gaano kakonti. Depende yan. So guys, ito na yung final look ng buhok natin. And sa nakikita nyo, ayan ang nangyayari. Makalat siya sa kamay, pero sabi naman, diba, easy to wash. So, titingnan natin mamaya, maghuhugas ako ng kamay. Actually, ililigo ko na para malaman natin kung easy to wash ba talaga to. And pagdating naman sa buhok, okay naman siya. Mas maganda pala pag mas madami kang in-apply. Kagaya nito, nagdagdag ako. Pero, mas maganda siya kung gagamitan mo ng suklay. Ito yung nangyari sa suklay. Oops, maraming buhok. Ayan. Medyo humawa yung color dun sa, ano, sa suklay. Pero, madali lang naman hugasan niya. And, since wax siya, medyo matigas siya. Madali siyang matuyo. So, kapag nilagyan mo siya ng wax sa isang portion, suklayan mo agad siya. Kagaya niya. Matigas na. And kung naglalagas yung buhok mo kagaya ko, ingat-ingat lang kasi medyo marami rin yung nalagas sa buhok ko. And mapapawalis na lang ako. Ayun, kung medyo makapal yung buhok nyo, may kakapalan, magdagdag na lang kayo ng product kasi mas maganda naman talaga pag madami. Ayan. Hindi ko nalagyan yung likod na part. Ayan, medyo hindi ko siya nalagyan. Kasi nga, mahirap maglagay kapag mag-isa ka. Kailangan may kasama ka. Tinanggal ko yung sombrero kasi na-awkward ako. Ang pangit kasi. So, nilagay ko na lang yung salamin ko kasi ito naman talaga ako. Ayan, hindi ako mabubuhay nang walang salamin. Parang feeling ko dapat nilagyan ko yata yung kilay ko para partner silang gray. Maire-recommend ko ba to? Yes. Pero use it at your own risk. Lalo na kung kagaya na sabi ko, naglalagas yung buhok mo, kung dry yung buhok mo, bahala ka. Use it at your own risk. Pero, yun nga, sabi ng kapatid ko, mahirap siya kung mahaba ang buhok mo. Kasi ganito lang kaikli, nahirapan na ako. What more pa kung yung buhok ko hanggang gawang. Hey guys, I'm back. So, ayun, nakaligo na ako. And as you can see, medyo basa pa yung buhok ko. Pero, nag-film na ako kasi inahabol ko yung lighting natin. I'm back to say na easy wash talaga siya, kagaya ng kiniklaim nilang, ng product nila. Sobrang dali niyang matanggal. Ang ginawa ko, hinayaan ko lang na mabasa yung buhok ko, hindi ko muna siya nirub. And napansin ko na the moment na natuluan na siya ng tubig, lumabas na agad yung kulay. So, dahil doon, siguro hindi mo ito magagamit kung maliligo ka sa ulan. Bakit mo naman nga naman gagamitin to kung maligo ko sa ulan, di ba nga, kasi nga, easy to wash. Pero, what I'm trying to say is, if lalabas ka, magaganto ka, tapos biglang umulan, girl, don't expect na magstay yung color, kasi, obviously, mawawash off. Tapos, gumamit, sabi di ba, gumamit daw ng shampoo and conditioner to remove. Ang ginamit ko lang is, shampoo, yun lang, tapos natanggal na siya, kaya lang, isasuggest ko lang talaga sa inyo na kapag gumamit kayo nito, gumamit kayo ng suklay na ganito, yung ganito kalalawak yung mga ngipin niya, or yung mas mataba pa dito. Kasi guys, dito talaga ako sa suklay nahirapan. Kasi ang hirap niyang linisin, kasi nagstay yung kulay dito sa ganito, ang hirap niyang linisin. So ito, para malinis ko, sinungkit ko pa to isa-isa ng tissue para lang malinis siya. Paano pa kung ganito yung brush na ginamit nyo? So, mahirap. So, huwag kayong gagamit ng brush. Okay naman yung product. May pros and cons lang talaga siya. And, itry nyo na lang kung gusto nyo or kung interesado kayo.
Ako tumitikos na yung buko, kailangan ko ng suklayan. Anyway, that's it for this video, guys. Don't forget to click the thumbs up button and mag-comment lang kayo sa baba ng mga suggestions, recommendations, or yung thoughts nyo about this video. And kung may gusto kayong suggestion kayo ng any videos na gusto nyo gawin ko, comment nyo lang sa baba. And mag-subscribe lang kayo dito sa channel na to for more videos. And don't forget to watch my other videos kagaya nito at nito. Pati na rin yung iba ko pang video sa channel ko. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!